Alamat ng araw, buwan at mga bituin. Noong unang panahon, ang paligid ay pawang kaliwanagan. Wala pa noong gabi sapagkat laging magkasama ang araw at ang buwan. Bilang mag-asawa, palautos ang araw sa buwan. Hindi nito binibigyan ng kapantay na karapatan ang ina ng tahanan. Sobra naman sa bait si buwan. Lahat ng utos ni araw ay sinusunod niya. Kahit na ang ipinag-uutos ay dapat nang suriin at pabulaanan. Minsang magbalak mamasyal si araw, ay inutusan niya si buwan ipaglaga siya ng mga dahon ng gabi. Kailangan puno ng nilagang dahon ng gabi ang palayok. Pagbalik ko, utos ni araw sa nahihintakutang si buwan. Pero tsak na uurong ang mga dahon ng gabing ilalaga ko. Marahang paliwanag ng buwan na mistulang sunod-sunuran sa kanyang asawang naghahari-harian. Basta, tsakin mong puno ng dahon ng gabi ang palayok pagbabalik ko. Pasigaw na diin ng araw sa nanginginig na may bahay. Nagiiyak ng nagiiyak ang buwan. Alam niyang hindi mapupuno ang palayok kapag nilaga sa kalan. Sapagkat lubos na mabait ang buwan, pinagtiyagaan niyang lutuing mabuti ang mga dahon ng gabi. Pero kahit sikaping mapuno ang palayok, ay hindi niya ito magawa. Lagi at laging may bakante pa ring lugar sa loob ng palayok na pinagpapakuluan. Nang magbalik ang araw at itanong ang mga dahon ng gabi, ay napihang ang buwan. Ginawa kong lahat ng aking makakaya, pero hindi ko mapuno-puno ang palayok sapagkat umuurong ang mga dahon ng gabing inilalaga ko. Laging ganyan, panumbat ng araw. Noong isang linggo, pinapalitan ko sa iyo ng ibang kulay ang asul na karagatan, pero di ka man lang nakasunod sa aking kautusan. At hindi ba, pinakiusapan din kitang patayin ang lahat ng burol at bundok sa kanluran. Pero ano ang ginawa mo? Ipinagkibit-balikat mo lang ang utos ko. Asawa mo ako at di utusan. Ngumatal ang boses ng galit na buwan. Pantay lang ang ating karapatan. Kung utusan ang turing mo sa akin, mabuti pang tayo ay maghiwalay. Aba, kung yan ang gusto mo ay susundin ko. Taas noong sagot ni araw. Ako ang ina ng mga bata. Kaya kailangan sa akin sila sumama para mamatay sila sa lamig mo nang hahamong tugon ng araw. Sa akin dapat sumama ang mga bata. Ako ang ama nila. Ako ang ina na laging kayakap nila. Nag-away ang dalawa. Sa paghahatakan nila sa mga anak ay nahulog ang mga bata. Sa kalawakan, mabilis na hinabol ng buwan ang mga anak na naging kumpol ng bituin sa kalangitan. Ang araw ay kontento namang naghihintay na lamang sa kanyang makinang na trono sa kalangitan. Hinihintay pa rin niya ang pagbabalik ng asawa at mga anak. Mapapansin sa umaga at katanghalian, matatanaw natin ang mapagmalaki at magagaliting araw sa kalangitan. Sa gabi naman, makikita nating malamlam na liwanag ng buwan at kikislap-kislap ng mga bituin sa kataasan.